Okay guys, ito po yung entrance ng Tinoyan Falls. At makikita po natin dito na medyo maayos na po yung kanyang area. Meron na pong parking space. At pwede po kayong magdala ng yung mga sasakyan. Okay, lapitan po natin yung bungad na po ng falls. Okay, makikita nyo pong napaka-linis. At virgin forest pa po yung nakaligid po. Ayan, itong first level ng falls. Kaya tingnan nyo po. Okay guys, ito po yung first level ng Tinoyan Falls. At meron pong tatlong level itong Tinoyan. So, itong first, then second one yung mataas po yung kanyang heights. Then the third one, yung pinakataas, medyo restricted po yung area. So, ito lang po yung accessible, first and second. Anyway, pwede po kayong umakyat dun sa taas. But restricted po yung third level mismo. Okay, ito nga po yung bungad niya, entrance, yung first level ng falls. At makikita nyo, napakalinis at luntian po yung paligid, no? Virgin forest pa po. At dito pa lang po sa first level, parang gusto mo lang tikman. Gusto mo lang magtampisaw sa tubig. Kasi napakalinis po. At pag narinig niyo po yung agos ng tubig, yung bagsak ng tubig, very relaxing po. Nakakatanggal po ng stress. At very natural po yung kanyang tunog. Mamamangha talaga kayo. Balik-balikan niyo talaga itong Tinoyan Falls. Okay, so ito po yung entrance papasok sa taas. Ayan, meron ng welcome to Tinoyan Falls at protected landscape. At makikita nyo sa gilid, meron pong okay, dito sa ano po, bandang unahan. Ayan, may reminders po dyan sa gilid. Okay, ayan. Makikita nyo po at may ilang steps pa po bago po doon sa may accommodation po. Magbabayad po tayo ng ating entrance fee. Okay, so nakapagbayad na po tayo ng ating entrance fee. Okay, so ito po yung distansya niya, around 100 to 150 meters away yung first level sa second level. So yung distance niya ay ilog po. Yung second level na tubig po na bumagsak, nagiging ilog po siya. So, ayan, sa gilid, bago siya bumagsak na naman doon sa first level. Ayan, ayan, makikita niyo, masilayan niyo po yung second level. Napakaganda po. Ayun. So, lalakarin po natin. Cemented na po yung daan papasok. Okay guys, bago po tayo pumunta doon sa second level, daanan po muna itong kanilang comfort room. Okay, check muna natin kung ano meron dito. So, it's better po ngayon. Ito, malinis na po siya at maganda. Gumanda po siya. Compare po nung the last time na pumunta kami dito. So, it's getting better po. So, hopefully, in the near future siguro po, lalong gaganda po kanilang comfort room. Okay, guys. So, punta na tayo dun sa may second level ng Tinoyan. Ayan. Napakaganda po. Napakaganda talaga. At talagang gusto mong balik-balikan kasi unique po yung falls. At ang bagsak ng tubig po, napakaganda ang tingnan. At lalo na po, maganda pumunta rito pag rainy po, rainy season. So between September to April. Ayan.
yan, medyo maraming tubig po. So, makikita mo talaga yung ganda ng falls pag maraming tubig na bumabagsak. Dito po sa gilid, ito po yung man-made po. Dinevelop po nila na swimming pool ng mga bata. At very safe po sa mga bata. The last time pumunta kami dito, wala pa ito. So, it's safe for families po. Okay, so silayan niyo po yung Virgin Forest dito. At may namataan pa nga dito na Philippine Eagle. Okay, so area po kasi ito ng ano eh, ng peacock dati. Okay, so ayan po guys, napakaganda po ng falls. Okay guys, so ito po yung sa palibot po, yung accommodation. Makikita nyo, merong 100 pesos, 200, 500 po yung worth ng mga cottages. So, medyo nga kumunti yung tao ngayon kasi kaka-open lang ng from lockdown. So, ito po yung napili namin. Mga kasamahan ko po. At pag normal po yung walang pandemic, maraming tao pong pumunta dito. Okay, so medyo madala nga lang po ngayon. Ito po yung dirty kitchen. So pwede po kayong magdala ng mga lulutuin nyo dito. Okay guys, marami ito po akong ikukwento patungkol sa Tinuyan Falls. At para masubaybayan niyo po, don't forget to like and subscribe. Okay, so see you in the next video.